TLC, the drama special. Involve ka dito. Alam ko galit ka sa akin. Mabuti alam nyo! Walang anak na hindi magagalit sa ginawa ninyo. Iniwan nyo kami ni inay at nagbahay kayo ng ibang babae. Matagal ko nang iniwan ang babaeng yun. Patawarin nyo na ako. Gusto ko rin humingi ng tawad sa nanay mo. Anim na mahabang taon nyo kaming tinikis! At ngayon, bigla na lang kayong susulpot! Hindi na namin kayo kailangan! Kaya huwag na kayo ulit tatawag dito kahit boses nyo ayaw ko nang marinig! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapilingin na po umaariba malapit sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Christine Dera. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ po na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isa ko pang dramahan. Isa ko pang iyakan. Isa ko pang yamutan. Kapag kaalauna na, drama na! Yay! Aba! 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 Hanap po ako ng babaeng nang gagaya. Ano, Ver? Hindi, kasi... I'm not gaya-gaya, my God. Hindi ko na ma-originalization. Originalization. Mama, napasin ko lang, napakabilis talaga ng araw. Wednesday, nakalagitnaan na naman ang Linggo. O, di ba parang kailan lang kauumpisa lang ng Lunes, ngayon Miyerkules na, bukas Webis na wala ka. Ay, totoo ba yun? Ay, hindi, joke lang. Kala ko joke lang na Webis, hindi. Pero truth levels pa matanya, no? Ang bilis talaga ng panahon. At ganito without daw yan. You knowing, tapos na yung Mayo. Wow, without you knowing. Realization. Realization. Ganito daw yun eh, Mama. Kapag daw ang araw, napapansin mo parang mabilis. Oh! Ibig sabihin, nag-e-enjoy ka sa correct buhay mo. Kasi hindi ka naghihintay eh. Hinahayaan mo lang dumating yung dapat dumating. At pag naiinip ka, ibig sabihin, ang tamad mo. Wala kang ginagawa sa buhay mo. Corrected by, nag-aabang ka lang ng blessing sa iba. Kaya dapat magpaka-busy rin po para pa... pag may time, nang sa ganun, hindi ka mainip, hindi ka maboring. Para hindi yung... Hindi ka magpo-post sa Facebook, feeling bored. Ay, hindi yung parang kada segundo, binibilang mo, yung tik-tak ng relo, naririnig mo. Ay, paano? Sira eh. Sira yung relo namin. May damage. Galing sa ano, binili ko na somewhere. Sa bangketa. Sira. Kaya ganun. Tapos minsan, may absent. Oo, tapos yung tamang tunog sana ng alarm clock. Tututututut! Isa ka. O, ganun po talaga pagkabang kahit. Tapos, mana sa may-ari. Corrected by. O, di ba? Para ano, para consistent. Anyways, naku, nakakatuwa po kasi Wednesday. Ay, talaga natutuwa ka. Last mo na. Kasi pangatlong araw na nga po na may pagbubulay-bulayan tayong kwento at quote ngayong Hayahay Wednesday. Corrected by, kasi nga ito nga yung quote natin for today. Ikaw. Sabi nga ni Christine Dera, never say die. Hinebra. Ay. May bukas pa at marami pang iba dyan. Again, never say die. May bukas pa at marami pang iba dyan. Oh. Pero syempre, ang unang papasok natin sa isip talaga natin, love life to agad eh. Agad-agad? No? Oh, love life agad? Lalo kung bitter sa love life. Oo nga eh. Ang unang pumapasok sa isip yung love life. Pero pwede rin trabaho siya. Pwede rin naman, bebe ko. Diba? Lahat naman applicable to sa lahat ng bagay. Pwedeng ano, aawayan. Never say die. May bukas pa at marami pang iba dyan aawayan. Oh, diba? Ikaw na war freak, o, diba? So, ibig sabihin na, bebe ko, tingnan natin kung ano nga ba yung naging dating sa ating mga kabisyo ng quote natin for correct today. Kung itatackle ba nila about love, about life, about kaaway, malalaman po natin kasi pwede na po kayo maki-involve via Facebook. Mag-comment ka lamang po sa quote na ipinost po namin sa Love Radio Manila kung trip mo sa amin o sa Yes FM Manila kung trip mo sa kanila. Oh.
Tripin mo sa amin, yes, FM. Mas madaling hanapin yung sa amin, L-O. Nauuna sa last alphabet. We! Yung amin, saan ko hahanapin? Yes, O. Oh. Ay, hindi rin. Sinong hinahanap mo? Yung love ko. Hi, Philip. Wala akong maisip, blanco ako ng panlaban. At pwede rin mag-VM po, voice message sa Yes FM Manila o kaya Love Radio Manila. VM dapat ay 30 seconds ang pinakamahaba. Huwag masyadong maingay yung background nasa ganun ma-play natin na maayos. Or kaya naman po mag-text ka na lamang po kung wala kang wifi ngayon. Text ka lamang po, type mo TLC in space. Ang iyong komento, pangalan, location, isend po sa 2600. Batiin ko lang muna sandali lang ha. Ito lagi nakikinig daw sa atin. Si Yaya Chrisline Sharon Dequina. Oo, nakatutok daw yan palagi sa atin. Tinatawag ni Miss Melanie, hindi daw sumasagot kasi nakikinig daw sa atin. Ayan. Nasisi pa tayo eh. Naging ano pa tayo, bunga ng pagkakasala ng mga yaya. Ayan tayo eh. Maraming salamat, Ate Chrisline Sharon Dequina and Miss Melanie ng Toys Cafe. Thank you, Pose. Yun. At syempre, Mama Christine, kung nagtataka sila, hindi ako nagbabasa sa text line kasi binigayin ko yung number ko eh. Oh! Kanina, oo. Eh di ikaw na namimigay ng number. Ah, syempre, ganun eh. Ganun talaga. O sige, gano nga. Patsikat eh. Wow, ayun tayo eh. Pwede nyo pong i-vibe 0915-2878-000. Ulitin natin. Binilisan mo para hindi makuha na, eh. Oh. Ang daya nito. Kung Viber po lang available nyo na means of communication, 0915-2878-000. Ayun, nakuha mo. Nakuha daw. Game! Sabi nga dito sa Twitter, ba't mo ba nagte-text? Mag-text kayo, wala kayo ayan load na. Ayan na, makarami eh. Matulag nito. Ilan lang. Miss Kay, tama, nabuhay tayo nang wala yung taong yun. Kaya wag mo sabihin na pag nawala siya, mamamatay ka. Ano ka tanga? Sabi ni Tessa Pavia ng Tondo. Ay, hashtag ang hard ni Tessa. Ayan tayo eh. Oo. Ito naman sa Viber ko. Sa Viber, ikaw lang may Viber. Pangalan ko pa Tanya Chinita. Alam naman totoy ba to? Nagbago ka na. Oo. Sabi dito, good after, sabi ni Jonathan Regmalos, sabi niya, good afternoon po. Yesterday is a lesson para matuto tayo sa mga nangyari. Today is a great, huwag kayong tatawag, hindi ko mabase. Today is a great chance for us to move forward. That, ayan, for a better day. Bigay pa more! Fiber pa more! Remember that once you wake up in the morning, God is always giving you a great opportunity to change the cycle of your life. Kaya move forward para hayahay ang buhay, Ate Tanya. And so, I can imagine your situation now. Pero binla ko na yung incoming calls. Kala nyo, no? Grabe ka sa kanila. Hindi, kasi hindi ko mababasa yung PM nila. Bawal ba sila bawal pwede, tumawag? Pwede, pero may miya pa. Mimiya. Sabi naman dito ni sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila, Manila. Where do you live in Manila? Sarap chinelasin ang huso. Game. Sabi dito ni Catherine Layson, tama! Huwag mo kayang isarado mong puso mo sa ibang tao dahil hindi lahat ng lalaki at babae pare-pareho. Aba. May mga bagay na mas mainam pag inaantay ang tamang panahon na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Mm-hmm. Hashtag maganda ka talaga, Miss K, like me. Wait lang! Ayaw pumayag. Naghanap na moment. Teka lang, maghahanap ako ng may sexy kagandahan. De joke lang. Sabi ni Ryan Cabarrubias, sa Viber, lahat tayo sa mundo ay hindi perpekto. Kung may binigay man ang pagsubok sa buhay natin, kailangan nating harapin at tanggapin. Doon kasi po tayo natututo. Aba, seryoso to. Nagpapabebe to. Pabebe. Pabebe, ano na pausin yan? Oo. Di sa'yo galing yung bebe. Eh, di nagpapabebe. Ryan Cabarrubias, nagpapabebe. Oh. Eto naman. Tawag. Hello, mamaya lang kayo tumawag kasi TLC The Drama Special Interactive eh. Ang tumawag mababaog. Ang tindi ng sumpa. Nakakatakot. Oy, joke lang. Tawagan nyo si Mama Tanya. Dali, guluhin nyo. Dali. Sabi dito ni MJ Simpao Dalara, tama po yan, Miss Kay at Ate Tanya. Kasi kung iisipin mo, ayokong isipin, tinatamad ako. Kung iisipin mo yung... Ano ba iisipin pa namin? Ito na lang kasi. Hindi pa kasi tapos eh. Kung iisipin mo yung ganyan, wala namang mangyayari. Kung hindi talaga siya para sa'yo, wag. Marami diyang iba. Hindi lang siya. Kaya dapat mag-move on na para hayahay ang buhay. Oo nga.
Ano ba yung maingay na yan? Sa'yo yun eh. Sa akin? Oo. Oh. Wala naman nagba-vibrate dito. Ha? Wala, wala, wala. Wala rin dito. Wala. Ha? Oh, sige, minumulto may tayo. May a voice message. Ito naman, VN. Sagutin mo yung mga tumatawag sa'yo. Sa wala, wala, ko. Wala. Si NK MacMelt. Pakinggan natin yung VM niya. Si NK MacMelt. MacMelt? MacMelt. Oh. Ay taga Gapan, Nueva Ecija. Ang capital ng Nueva Ecija ay Gapan. Nung elementary ko yun natutunan eh. Talaga? Hindi ko na nga maalala yung mga capital na gano'n. Diba? Magkakagang diba? Teacher, ipapasa ulo sa'yo, siya nga hindi niya memorize. Wow. Oh. Ayun tayo eh. Ito si NK MacMelt. Oh. Eto na, pakinggan natin. Nama, aninanya. Nanana o eh, memum nema. Nanana o memum nema. Kami nga nangan na, nanang umaanyak ni ng mamangi. Mana anya-anya mo ay. Seryoso ba yan? Hindi ko alam. O baka si Diego Bandido lang yung ganyan? Hindi, NK eh. NK Ma'am Melt eh. Guwapo eh. Baka nag-ano, bingot-bingutan lang. Oo nga. Pag yan hinipan ang hangin, hindi na yung babalik. Sama na ba? Pero hindi ah, welcome naman talaga mag-comment yung mga ganyan. Lahat po, kahit kayo may na-appreciate po namin. Oh, kahit kayo may kapansanan, correct. Okay lang po. Kahit kung mag-Bisaya kahit, kayo, mag-Tagalog kahit, kayo, mag-Spanish correct. Kayo. Correct. Tapos kahit mag-sign language lang, okay lang po. Eh di maririnig talaga nila yan eh. Ayan tayo eh. Welcome po talaga, promise. Hoy! Ito pakinggan natin si Romel Fernandez. Ay. Tama po, Miss Kay. Hindi lang po siyang nag-iisang tao sa buong mundo. Meron at meron din po mahanap kayo na magmamahal ng tapat po sa inyo. Belated happy birthday nga po pala sa akin. Kaya po hindi ako napagpakinig kahapon. Aba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nakakahiya naman sa kanya. Hindi siya nakakinig. Naku, nalungkot talaga kami talaga kasi birthday mo pala. Hindi ka man lang nagpa-abiso. Ayan, tuloy nalungkot kami. Ay, hindi. Belated happy birthday, Romel Fernandez. Maraming salamat. Sana nakarating. Actually, si Romel Fernandez, ano pag tinitingnan ko lahat ng message niya, puro voice message. Ibig sabihin, araw-araw talaga siya nakikinig. Oh, diba? Eh, di ikaw na. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gutom na to, gutom na. Fried chicken ang gusto nito. Ay, kakain na ako. Magdramahan na tayo. Dali na. Ito na nga ang kwento po na matutunghaya natin ay pagbibidahan ni Hilda, Rakitera Love Radio Manila. Ang dami kasing chat. Teka lang, nawawala ako. Nasa si ngayon. Trining, Missy Hista po ng Yes FM Manila. Bibida bilang Gerardo, oh. Chris Chopper ng Love Radio Manila. Bilang Enzo Diego Bandido, Love Radio Manila. Aldrin, Rico Pañaro, Yes FM Manila. At si Jean Lala Banderas, Yes FM Manila. Simulan natin dramahan ngayong araw na Miyerkules dito po sa number 1 inaabangan dramahan. Correct! Sa hapon. Oh, oh. Ang 90.7 Love Radio at Yes FM, sa di puwersa. AM. Eto na nga, tututututu! TLC sa drama! Involved ka dito! Oras na natin. No. Ay, ako pala magpe-play ano? Sorry! Ayan na! Tututututu! Alam niyo po, Nay, sabi ng boss ko, maging masipag lang daw ako, baka gawin na niya akong supervisor. Pero syempre po, alam ko rin, marami ang nagtataas na agad ng kilay. Kasi nga naman, kay bago-bago ko sa trabaho, kinukonsider na agad ako sa ganung promotion. Nakikinig ho ba kayo sa kwento ko, Nay? Ha? Oo, nakikinig ako. Madalas kong mapansin, parang laging natitigilan si Inay, ah. Madalas nakatanaw sa malayo pero blanco naman ang tingin. Nay, may dinaramdam ba kayo? Wala. Wala naman. Nay naman, kung ano man ho yung problema nyo, huwag kayong maglilihim sa akin, ha? Ano naman ang ililihim ko sa'yo? Kaya nga ho, tayong dalawa na lang po ang magkapamilya, kaya tayong dalawa ang magdadamayan. Nakalagpas na ho tayo dun sa pinaka... Sasabihin ko bang pinakamadilim na part ng buhay natin? Tama ka. Napakadilim ng pinagdaanan natin. Sobrang dilim. Sobrang dilim.
kakaibang kilos na napapansin ko kay inay. Diyos ko. Anong nangyayari sa nanay ko? Bakit parang... Oh my God. Huwag naman po sana. Huwag po ninyong ipahintulot ng mga sintomas nga ng pagkabaliwang kakaibang mga kilos ni inay. Hilda, parang malungkot ka. Pressured ka ba sa trabaho mo? No, hindi ako pressured sa trabaho ko, Enzo. Ang totoo nga, nag-e-enjoy ako sa trabaho natin. Yun naman pala. Pero alam mo, ilang araw ko nang napapansin na parang may malalim kang iniisip. Wala. Wala akong malalim na iniisip. Kung may iniisip man ako, yun eh, tungkol sa trabaho natin. Nag-iisip kasi ako ng new concept kung paano tataas ang sales natin. Sure ka? Oo naman. Hindi mo ba pwedeng isama sa mga iniisip mo yung marriage proposal ko? Enzo, more than 1 year pa lang tayo magnobyo. Bakit ba nagmamadali ka? Siyempre, dahil ayaw ko nang mabigyan pa ng pagkakataong magbago ang isip mo. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ingatan daw kita nang huwag ka mauntog. Baka magising ka sa katotohanan. Loko ka talaga. Sira yung mga kaibigan mo, ha? Nga, walang biro. Seryoso na ako sa relasyon natin. At alam ko sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Enzo, sure ka na pala sa sarili mo na si Hilda na ang gusto mong maging asawa. Bakit ayaw mo pa siyang yayaing pakasal? Alam mo, pare, maraming beses na akong nagparamdam. Pero ayaw pa rin niyang mag-asawa eh. Uwe, ano pa raw ba ang hinihintay ni Hilda? Marami pa raw siyang pangarap. Bakit? Hindi ba kayo pwedeng mangarap na magkasama? Yun nga yung gusto ko. Kaso nga lang si Hilda, yun yung gusto niya. Na maabot ng kanyang mga pangarap bago kami magpakasal. Ay nako, ewan ko pare. Kakaibang takbo ng isip ng girlfriend mo. Kung sa bagay, ganyan naman talaga ang mga babaeng matatalino. Iba silang mag-isip. Sumakas, nagkita ulit tayo, Hilda. Months, ano? Oo nga eh. Pareho kasi tayong naging busy. Nasa Makati ang office namin, ikaw naman sa QC. Kamusta na kayo ng boyfriend mong Burgis? Grabe ka naman kung makaburgis ka. Totoo naman eh. Anak mayaman si Enzo, pamangkin ang boss mo. Ang ganda ng kotse, di ba? Swerte ka na sa kanya? Marami nga nagsasabi na swerte na ako kay Enzo. Eh, hindi ka pa ba niya niyayaya ng kasal? Pumayag ka na para naman maging bridesmaid ako. Ayoko pang mag-asawa. Ha? Adik ka ba? Good catch na si Enzo. Luka-luka. Baka makawala pa yan. Sige ka. Alam mo, gusto ko pang mag-aral. Kukuha ako ng law. Naman? 4 years pa ulit yun ah. Tagal nun. Tapos magre-review ka pa for bar exams. Baka naman mainip si Enzo at maghanap ng ipapalit sa'yo. Eh, ngayon niya na ako palitan kung gusto niya. Basta ang gusto ko, made na ako as a person bago ako mag-asawa. Para hindi ako lait-laitin ng magiging asawa ko. Teka nga, yung ganyang thinking mo, bunga ba yan ang karanasan ng mother mo? Kupas na itong wedding portrait namin ni Gerardo. Sabi ni Hilda, itago ko na lang ito para hindi ko na maalala ang itay niya. Pero, ayokong itago. Gusto ko, palagi ko pa rin itong nakikita. Alam mo, Gerardo, kahit iniwan mo kami, hindi pa rin nagbabago ang dating pagtingin ko sa'yo. Aaminin ko. Guwapo ka, kaya kita nagustuhan. Pero mayabang ka eh. Ang yabang-yabang mo.
Kesyo bumbero ka at dati lang akong tindera sa kantin. Lagi mo akong pinagyayabangan. Minamata-mata mo ko. Masama kang asawa! Masama kang asawa! Inay! Inay! Bakit walang nagbubukas ng pinto? May pinuntahan kaya si inay? Guwapo ka nga. Pero mayabang ka naman. Kesyo alam mong mahal na mahal kita. Inabuso mo naman ang kabaitan ko. Salbahe kang asawa! Si inay yun ah. Nangyari na ba ang kinakatakutan ko? Tuluyan na nga bang nabaliw ang nanay ko? Inay! Inay! Buksan yung pinto! Anak? Inay, ayos lang ho ba kayo? Ayos lang? Bakit? Kasi ho, narinig kong may kausap kayo eh. Ah, yun ba? Diyan ka lang, babalik na ako sa kwarto. Sinusumbatan ko ang itay mo. Diyos ko. Namaliw na nga ang lalay ko. Hilda, bakit mugto ang mata mo? Pampasukin mo muna ako, Jean. Saka ako magkukwento. O sige, sige. Halika, pasok ka. Ay, maupo ka. Ano bang nangyari? Nag-away ba kayo ni Enzo? Hindi si Enzo ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Si inay. O bakit? Nag-away ba kayo ni inay training? Mabait naman ang nanay mo ah. Hindi kami nag-away. Hindi ako selbaheng anak para makipag-away sa nanay ko. Oo, ano nga kasing nangyari? Best friend kita. Kaya magiging honest ako sa'yo. Mm. Alam kong maiintindihan mo ako. Dinala ko si inay sa mental hospital sa Mandaluyong. What? Oo. Tuluyan ang nasiraan ng bait si inay. Kaya pala may mga symptoms akong nakikita sa kanya for the last few months. Baliw si inay, Trinin? Mahal na mahal ni inay si itay. Nang iwan kami ni itay, hindi lang pala dumadaing si inay. Pero... hirap na hirap ang kalooban niya. Itiniloy niya ang pagtitinda ng lutong ulam para masuportahan ang pag-aaral ko. Ay, nagulat naman ako sa idinalita mo, friend. Tingnan ako nagulat. Umiiyak at tumatawa si inay habang kinakausap ang litrato ni itay. Ay, mabuti naman pumayag siyang dalhin mo siya sa mental hospital. Sabi ko sa kanya, pupuntahan namin ang itay. Kaya ayun, sumama siya sa mga hospital male attendants na tinawagan ko. At alam mo, pagdating namin sa mental hospital, sinisigaw niya, nasaan ng asawa ko? Dalhin niyo ako sa asawa ko. Friend, all her life, hindi mo nakalimutan ang time mo. Hindi lang niya minahal si itay. Inidolo rin niya to. Kaya ngayon, lalong lumalalim ang galit na nararamdaman ko para kay itay. Wala siyang kwentang asawa. Wala siyang kwentang tao!
Wala na pala sa dating bahay namin sa Santa Ana ang aking mag-ina. Mula raw nang makatapos ng kolehiyo si Hilda at magkatrabaho, tumigil na raw si Trinig sa pagtitinda ng lutong ulam. Ito ang kapirasong papel na kinasusulatan ng numero ng telepono ng kumpanyang pinapasukan ni Hilda. Mapapatawad pa kaya nila ako? Hello? Hello? Hilda? Ako ito. Ang itay mo. Huh? Anong kailangan niyo? Bakit niyo ako tinawagan? Anak, alam ko galit ka sa akin. Mabuti alam niyo! Walang anak na hindi magagalit sa ginawa ninyo. Iniwan niyo kami ni inay. Nagbahay kayo ng ibang babae. Matagal ko nang iniwan ang babae yun. Patawarin niyo na ako. Gusto ko rin humingi ng tawad sa nanay mo. 6 na taon, itay! 6 na mahabang taon niyo kaming tinikis! At ngayon, bigla na lang kayong susulpot! Hindi na namin kayo kailangan! Kaya huwag na kayo ulit natawag dito kahit boses yung ayaw ko nang marinig! Aldrin, pumunta ka na naman ba dito sa opisina para busitin ako? Pasensya ka na, Enzo. Concern lang naman ako sa'yo eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi maaaring magkamali yung nurse sa mental hospital na pinsan ko. Kilala niya si Hilda. Kung totoong pinakonfine ni Hilda sa mental hospital ang mother niya, bakit wala siyang sinasabi sa akin? Hindi ko gustong i-discourage ka, Enzo. Alam ko seryoso ka kay Hilda. Pero maliwanag ang dahilan kaya hindi niya kinukwento sa'yo ang tungkol sa mother niya. Nakakahiyang sakit kasi ang mental illness. Kaya pala napapansin ko parang laging lumilipad ang isip ni Hilda. Hindi lang yun, pare. Yung ganyang karamdaman sa pag-iisip, namamana yan. Paano kung manahin ni Hilda ang sakit ng kanyang ina? Ay, pasal talaga ako, Enzo. Bakit mo ba ako dinala dito sa seawall? Well, gusto kong makausap ka na masinsinan, Hilda. Mukhang seryosong-seryoso ka. May problema ba? I guess mukhang meron. Anong problema? Hilda, bakit naglilihim ka sa akin? Anong ibig mong sabihin? Anong inililihim ko sa'yo? Nurse sa mental hospital ang isang pinsan ng best friend ko. Totoo bang nabaliw yung mother mo? Ngayon ay naka-confine doon. Sagutin mo yung tanong ko. Totoo ba? Oo. Ipinaka-confine ko nga rin ang mother ko. Hindi na kayanan ni Ina yung problema na matagal na niyang dinadala. Bumitiw ang isip niya. Problema ba sa relasyon natin yon? Huwag mong sabihin na dahil doon. Pasensyahan tayo, Hilda. Pero makikipagkalas na ako sa'yo. It's over. Enzo. Sorry. Wala na rin silbi, magpapatuloy pa tayo bilang magnobyo. Kasi hindi na kita kayang iyain ng kasal. Yung nalaman kong baliw pala ang nanay mo. Ayokong isugal yung kinabukasan ko. Dahil baka mabaliw ka rin. Please don't ask me to pretend, 'cause I know.
pasensya ka na. Dito ako sa apartment mo, Demiretso Jean. Gusto ko lang may mapaghingaan ako ng sama ng loob. Friend, tama lang na pinuntahan mo ko. Dito ka na matulog kung gusto mo. Nagsusolo ako rito eh. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Akalain mo? Nagkataon may pinsang nurse sa mental yung best friend ni Enzo. Kung ako yung tatanungin mo, Hilda, mabuti nga na nalaman na ni Enzo ang sinapit ni Inay Trining. Malalaman din naman niya yun eh. Sakaling magkatuluyan kayo, baka mas malaki ang problema. Kaya nga hindi ko matanggap ang inaalok niyang kasal eh. Kasi gusto ko pang paunlarin ng sarili ko. Ayokong matulad kay Inay na maliit ang tingin ni Itay. Kaya nga hindi ko matanggap ang inaalok niyang kasal eh. Kasi gusto ko pang i-develop ang sarili ko. Ayoko matulad kay Inay na maliit ang tingin ni Itay. Hilda, tahan na. Siguro hindi na ako ulit susubok makipagnobyo. Ano ka ba? Never say die. May bukas pa at marami pang iba dyan. Iiwan din ako ng magiging nobyo ko kapag nalamang may baliw akong ina. Hindi totoo yan. Hindi lahat ng lalaki makitid ang isip katulad ni Enzo. Pag mahal ka ng isang lalaki, mamahalin nun ang buong-buong ikaw, kasama ng lahat mong kapintasan. Hilda, anak. Itay, paano nyo nalaman tong address ko? Inabangan ko ang paglabas mo sa iyong opisina. Tapos sinundan ko ang taksing sinakyan mo. At ngayong alam nyo na ang bahay ko. Anong kailangan nyo? Hilda, patawarin mo ako, anak. Sa nanay mo, gusto ko rin humingi ng tawad. Gusto ko siyang makausap. Hindi kayo maiintindihan ni Inay. Kahit makausap niyo pa siya. Nabaliw si Inay dahil sa kaiisip sa ginawa ninyo! Ang nanay mo, nabaliw siya? Oo! Nabaliw si Inay dahil hindi niya matanggap na nagawa niyo pa rin kaming iwan sa kabila ng malaaliping pagsisilbi niya sa inyo! At hindi doon natapos yun. Itay, iniwan naman ako ng nobyo ko dahil sa naging karamdaman ni Inay sa pag-iisip. Kaya patong-patong ang kasalanan niyo sa amin! Umalis na kayo! Pakiusap! Huwag mo akong pagsarahan ng pinto! Hindi na namin kayo kailangan! Parang awa mo na, anak. Kung napabayaan ko man kayo noon, hayaan mong mapunan ko ang mga naging pagkukulang ko sa inyo. At kung nawala man sa sarili ang nanay mo, hayaan mong siya naman ang paglingkuran ko ngayon. Hindi. Umalis na kayo. Hindi kayo doktor. Wala na rin kayong magagawa para kay Inay. Gerardo! Nasaan ka ba? Halika na rito. Lalamig ang kape mo. Ang lalaki nito, oo. Sabi ko, lalamig ang kape mo. Nagpatimpla ka tapos hindi mo naman iinumin. Talini ka na! Pareho tayong walang swerte sa lalaking minahal natin, Nay. Gerardo! Ang lalaking minahal niyo. Iniwan kayo dahil mababa ang tingin sa inyo. Di ba katulad lang ang dati sa templa? Ang lalaki namang minahal ko. Iniwan ako. Walang papalakas. Dahil anak daw ako ng isang baliw. Kaya mo nga kumahal-mahal. Hindi
ba? Please naman po, Nay. Gumaling na kayo. Gerardo! Please naman, Nay. Lumalam eh. Gumaling na po kayo. Ano ba naman yan, Hilda? Tuwing magkikita na lang tayo, laging mugto yung mata mo. Iniiyakan mo pa rin ba yung pagbe-break niyo ni Enzo? Jean, tanggap ko nang hindi talaga kami magkapalaran ni Enzo. At hindi siya ang dahilan kung bakit mugto ang mga mata ko. Oh, sino? Kadarating ko lang, dinalaw ko si Inay sa mental hospital. O kumusta daw si Inay Trining? Ayun, medyo maayos raw naman, sabi ng doktor niya at ng mga staff. Pero parang bumabalik daw ang depression ni Inay tuwing nakaalala niya si Itay. Ano daw ang mabuting gawin? Sabi ng doktor, ang advice niya, makakatulong daw kung makikita ni Inay yung taong lagi niyang iniisip. Iyon naman pala eh. Bakit ayaw mong tanggapin ang Itay mo? Pero, Hilda, nagsisisi na ang Itay mo. Gusto na niyang bumalik sa inyo. Bigyan mo na kasi siya ng isa pang pagkakataon. Galit ako sa kanya. Si Inay Trining, nawala siya sa sarili dahil sa lungkot nang iwan siya ng Itay mo. Ikaw, hahayaan mo ba ang sarili mong magkaroon din ng depresyon dahil sa kinikim-kim mong galit? Jean, look, baka hindi mo alam. Nagloko rin ang papa ko, pero tinanggap namin siya nang bumalik siya sa amin. Kaya naging masaya uli ang pamilya namin. Ikaw, ayaw mo bang bigyan ng chance ang pamilya niyo na mabuo uli at maging masaya? Ba naman kayo, Itay? Nakakahiya ho sa taxi driver. Ba't iyak kayo ng iyak? Huwag niyo po ko alalahanin, ma'am. Masaya lang ho siguro si sir. Hindi mapigil ang pag-iyak niya. Tama ang sinabi ng driver. Masayang masaya lang ako, anak. Kasi napatawad mo na ako. At ngayon, iisasama mo na ako para dalawin ang inay mo. Sabi po ng doktor na tumitingin kay inay, malaki raw ho ang maitutulong nyo para gumaling siya. Pangako, anak. Nangangako akong hindi ko na uli bibigyan ng sama ng loob ang inay mo. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Salamat sa panibagong pagkakataong ibinigay mo sa'kin. Hilda, sandali. O, ikaw pala, Enzo. Bakit mo ako inabol? May kailangan ka? Hilda, napag-isip ko kasi. Maling-mali pala yung ginawa ko. Hindi pala kita dapat hinusgan dahil lamang nagkasakit ang mother mo. Ginawa mo na, di ba? What has been done cannot be undone. Gusto ko sana mag-sorry. At gusto ko rin sana makipagbalikan sa'yo. Tinatanggap ko ang pagsusorry mo. Pero sorry din. Hindi ko na matatanggap ang pakikipagbalikan mo. Naka-move on na ako, Enzo. At ayoko na maging parte ka pa ng buhay ko. May iba ka na ba? Magkabalik na ba ako? Wala pa. Pero I'm sure, darating yun. Yung lalaking hindi katulad mo. Yung hindi lang ang mga katangian ko ang mamahalin, kundi handa ring tanggapin pati ang mga kapintasan ko bilang tao. You can say what you wanna do. Please don't ask me to pretend.
TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Ang pagmamahal ho talaga kapwa, nasusubukan niya. Nakita naman natin, no, sa panahon ng bookingan. Kapag oras na ng ano, labasan ng mga sikreto at nalalaman na yung lahat tungkol sa background mo, dyan mo malalaman talaga yung tao kung mahal ka. Mahal ka hindi dahil sa kung ano yung maganda lang na katangian mo, kundi mahal ka din pati yung mga pangit na kwento sa buhay mo. Kaya tandaan po natin kapwa, kapag nagmahal ho tayo at siya na yung gusto mo talaga makasama sa buhay, dapat bukas din yung isip mo, i-ready mo yung sarili mo na isang araw, meron at meron ka talagang madidiscover dyan sa tao na yan na mahihirapan kang tanggapin. At kung siya na talaga yung gusto mo, dapat hindi mo siya huhusgahan. Dahil kung sinabi mo sa kanya na mahal mo siya, inaasahan niya na kasama noon yung pagtanggap mo sa kanya kahit siya pa ay may yung taong may pinakapangit na background sa buhay, sa pamilya. Ang pagmamahal po nasusukat hindi lang kung sino at ano siya nung siya ay nakilala mo, kundi nasusukat din yung pagmamahal mo kung sino at ano siya bago mo siya nakilala. Correct ka dyan, Tanya Chinita. Ay, dyan ka pala. Ay, andito ako sa tabi-tabi. Pero totoo yung sinabi ni Mama Tanya Chinita, no? Yung taong tatanggapin ka kahit na magkaalaman na kung ano yung pinaka-deepest baho mo, di ba? Correct. So yun, thank you Mama Tanya. No problem. Maliit na bagay. Moving on. May mga kabisyo kapwa ho tayo na maiwan lang ng kanyang karelasyon, feeling end of the world na sa kanila. Feeling wala nang magmamahal sa kanila. Feeling single na sila forever after the breakup. Pero alam nyo, tama naman sila eh. Oo, tama sila na feeling lang nila yon. Kasi gaya nga ng lagi kong sinasabi, never say die. May bukas pa at marami pang iba dyan. Iba na pwedeng patunayan na mas deserving sila kesa sa ex mo. Iba na mas deserving sa pagmamahal na ibubuhos mo. Iba na siyang magbibigay ng meaning sa buhay mo. Magbibigay sa iyo ng rason para huwag piliing mabaliw, kundi ang maaliw lamang sa napakakulay na mundo ng pag-ibig. Opo, makulay ho talaga ang mundo ng pag-ibig. Once na pinasok mo yan, wala pong kasiguraduhan kung ang nag-aabang ba sa iyo ay happy ending or sad ending. Pero whatever the ending will be, again, never say die. Masaktan ka, bumangon ka. Piliing maging masaya. Correct. After all, it is always our choice na gawing masaya ang buhay na biyaya. Ang galing mo, di ba? Ay, mana-mana lang yan eh. Maliit na bagay. Oo, correct. Mama, alam mo kung sa atin rin nangyari yun? Hindi ko nangyari. Hindi ko na rin tatanggapin yung lalaki kasi minsan mo na akong hinusgahan, nanay ko pa yung dinamay mo. At yung minsan na yun, Mama Tanya, tatatak yan sa puso natin eh. At baka mamaya, yun pa nga lang eh. Ito pa nga lang, itinatwa mo na ako. What more, pagdating pa ng araw. Correct. Diba? Nasubukan na kita eh. Oo, hindi pwedeng hindi ulit mangyayari. Pwedeng mangyari ulit ba? Paano pag na-discover mo yung tatay ko rin baliw? Oh. O di ako rin magiging baliw. You're so judgmental. Di ba? So yun, humanap ka ng tao na kahit ano yung sabihin mong na nakaraan mo, naging drug addict ka, naging ex-convict ka, sasabihin sa'yo, okay lang no, love kaya kita, pabebe. Pabebe. Be with someone na tatanggapin hindi lang yung mga magagandang aspeto sa buhay mo. Hindi lang dahil maganda ka, hindi lang dahil kurbada ka. Maghanap ka ng tao na tatanggapin ka kahit tumaba ka na, yes, kahit pumangit ka na, correct, kahit mabulok na yung mga ngipin mo yan sa bilagid. O, kahit mabantot yung hininga mo, correct, hindi ka mahalik-halikan. Diba? Kasi diba, yun yung tao talaga na totoong nagmamahal. Yan. Willing correct yakapin yung imperfections, tama, mo. Hindi yung mamahalin ka lang niya dahil perfect ka. Yes, tama. Sabi nga, walang perfect. Walang perfect kami lang ni Christine Vera. Oo, diba? Ni Tanya Chinita. Ayan, thank you po. At syempre, umpisa na nga natin pakinggan yung mga reaksyon ng ating kapwa at kabisyo dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito! Ano to? Karera. Happy birthday! To you!
Again, yes, FM Manila and Love Radio Manila. Dalawang paraan, mag-comment at mag-VM po. Mag-text ka lamang po, TLC, space ang inyong komento. Kuro-kuro pala palagay, pangalan, location, at isend po sa 2600. O kaya, i-vibe mo ko, 0915-2878-000. Ulitin na yan! Zero na... Huwag ka maingay kasi. 0915-2878-000. Vibe na now na. Now na. Sabi dito sa 2600, Miss Kay Kagandahan, tama po na hindi niya binalikan si Enzo. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, kaya mong tanggapin yung pagkatao mo bilang ikaw. Yes. Sabi ni Yukino Aguria ng Bacoor, Cavite. Aba, malapit ikaw, sa amin yan. Ang hulog ng... Ay, sorry. Luma talaga yung sayo. Alam ko yung kakatayin mo eh. Ikaw ang hulog ng langit. Donna Cruz eh. O, diba? Makaluma. Siyempre, maganda naman. Eh, ako yan, Constantino. Ikaw... Ang o di ikaw na ang ano, modern generation. Nakikita talaga yung ano, generation gap eh. Teka lang, tatlong taon lang eh. Huwag kang makaganyan. Ay, tatlong taon lang ba? O sige lang eh, friend ah. O sige. Sabi ni John Marcos sa Viber, hindi lahat ng lalaki ay makikitid po ang utak. True that, para hayahay. John Marcos. Tama naman, hindi naman natin nila lahat. Nakahubad baro pa, pabebe. Pwede bang umibig? Na hindi nasasaktan. Basa yung plema mo, friend. Nagugutom na ako, friend. Wala pa akong lunch. Friend, ano ba yan? Sabi dito ni I Am Superwoman, ang kaniyang Twitter account, at Papa Bear ni Sugar. Kapag nagmahal ka, tanggapin mo ng buo ang maganda at pangit sa taong mahal mo. Yun. Kala mo mahaba? Oo. Grabe, parang nararamdaman ko, hangin na lang yung lumalabas sa bibig ko. Ingat lang, baka maubos. Wala man lang tinga-tinga, wala man lang gano'n. Sabi ni Rudy Layson Pocson sa Yes FM Manila, sabi niya, tama yan mga idol. Palitan mo na kung hindi ka naman niya mahal para mas mahanap mo yung mas better sa kanya. Tama nga naman, ganun lang kadali magpalit eh. Maliit na bagay. Ayun tayo eh. Tagano yan eh. Pantry siya at Fryman, nagpiprito sa Jollibee Victory siya? Central. Nag-convert, nag-transform? Victory Central Mall. Oy! Oy! Diba? Oy! Wala. Oo nga, nasunog yun. Nasaan na siya ngayon? Ewan ko. Sinabi bang pati Jollibee nasunog? Nasa pantry kumakain. Oo, nagpiprito pa rin. Walang kwantang lalaki ang ganyan, kaya hindi dapat yan pinanghihinayangan. Move on na lang ate, just focus na lang sa pag-aaral at pagpupursige mo ng trabaho. At sana naman, huwag mong isara ang puso mo upang umibig pang muli. Yon. Dahil bumaba siya, wait lang. Dahil hindi pare-pareho ang lalaki sa mundo. Yon. Sana naman tatawarin mo na ang tatay mo. Kahit gaano pa siya kasama, ama mo pa rin siya. At may karapatan siyang magbago sa buhay. Yon. Just give him a second chance. Sabi ni Nimrod Monsing ng Pampanga. Nimrod yan, Nimrod. Nimrod. Oh. Pero pag ano, Pilipino, pag wala tayo sa mic, Nimrod! Ay! Nimrod! Nasa ka na yung sinahing sunog ano ba? Paano magigil? Sabi naman sa Viber ni Owi na hubad baro, pabebe. Tanya Chinita, masyadong mapanghusga ho si Enzo. Dapat, inalam niya muna kung ano ang dahilan ba't nabaliw yung mother ng GF niya. Dapat nga siya ang umintindi sa kalagayan ng GF niya. Si Joey Bartolome po ito. Kaya naniniwala akong sa kasabihan na kung may nawala, may dadating. Truth wow! Labels! Wow! So galinga, Tamaraus. Totoo yan ako, kailan na kailangan mo siya, dun mo pa siya hindi maaasahan. Diba? So ibig sabihin, hindi lang yan yung una, pwede pang masundan yan. Correct. Gabi ko. Be wise. Maging, vote wisely. Ano to? Malapit na election? Nakakaloka. VM naman, ma. Sige, mag-VM na ako dito. Ha. Maghahanap ako dito ng... Ay, may nagsasabi dito. Ate Christine, dito po pabasa. Kasi nga, mag-comment nga po kayo sa ano. Comment po, hindi PM. Pero sige, sabihin na natin. Hindi nga kasi, VM nga kasi. Mag-PPM na lahat yan. Again, ang comment po sa, ano, sa wall. Anyway, eto na ang voice message. Meron ka ba dyan? Meron, si Van Francisco. Pakinggan natin. Mauna ka na muna. VM niya. VM. Ano oras kaya? Tama po, Miss Kay, Miss Tanya. Kasi, siguro kaya ganun. Kasi hindi talaga siya yung taong nakalaan para sa'yo. Meaning, hindi kayo meant to be or hindi siya yung destiny mo.
Kaya, dapat hanap pa. Kasi, pagka pinagpatuloy mo pa yan, ikaw lang din ang masasaktan, di ba? Yun lang, para hayayang buhay. Uusad na ang barko! Mama! Ma! Oh. Naglalaba to. Washing machine eh. Tapos balik. Naglalaba to. Oo nga, no. Umaming ka na. Ay, gusto ko yan. Nagaparanyaki yan. Maraming salamat sa mga naglalaba na nakikinig pa rin sa TLC. Ang gamitin nyo, Pride Detergent Powder with Fabric Conditioner. Ayan tayo eh. Diba? Eto naman, si Rog Articona. Pakinggan po natin. Can you comment to... Tama, gidya Miss Kay, Christendera, maayong nga hapon sa imo. Nagapatigid ko yan, hindi lang siya ang tao sa kalibutan, damo pa sa isda ka nga makita. Kung gininto, iyaman ka, hindi lang siya ang lalaki sa kalibutan. Pariyo sa iya, giinto niya lang ko, kaya nangita ko sang iban. Maayong nga hapon. Maayong hapon, Rog Articona. O, diba? Ano daw, ma? Simple lang naman eh. Parang binisaya lang yung mga sinasabi natin. Ah? Diba? Marami pang iba dyan. Hindi ka dapat malungkot. Marami pang iba dyan. Yun lang yun. Ah? Matama tayo. Naglalabas si Van Francisco. Sabi ko na may future akong manghula eh. Ayan tayo eh. Ay, Rog Articona, pag-amping ka nun ay dagang salamat. Ayan. O, ito naman. Ikaw pa. Ito pa. Meron pa ako. Si Ashley Laika Bersamina. Like a virgin. That's Pretty DJ, si Rapture naman po. Thank you. Medyo nasarap po ako sa story ng TLC ngayon. Na, ano ba yun? Hindi man lang inatanggap yung babae kung kailan niyayain niya na magpakasal. Sa kanya lang kikilalanin, yung ganun. Tapos bigla na lang hihiwalayan. Parang nakaka-visit yung mga ganun lalaki. Tama po kayo, sana yung mga ganun lalaki na nagmamahal or mga babae man dyan, kung mahalin po talaga yung tao, alam niyo po muna yung background before doing anything else yes! na... Kung pa kung malalaman nyo, saka po kayo urong dun sa relasyon nyo yun. Pangit po talaga, napaka-pangit po. Yun. Kaya, ngayon, swerte ko na lang po sa boyfriend ko kasi, yun, yung mga alam mo siyang bagay tungkol sa akin na yung ako mismo, pinakahiya ko sarili ko, pero siya tanggap niya ako. Ganon. And ganon din naman siya sa akin. So, sana nga po, lahat na lang ng tao, ganon yung nauunawaan yung sitwasyon ng bawat isa para hayahayang buhay. Pabebe! Pabebe ko! Ayan tayo eh. Pabebe. Ayan tayo eh. Parang totoo yung maganda yung mga sinabi niya, maganda yung mga puntos niya. Taga ano yan eh, taga Quezon City, Philippines. At siya ay isang librarian sa National College of Business and Arts. Ikaw na yan! Pahiram po ng book. Opo, pahiram po ng books. May walang pocket balikans. Books ba doon? Pocket book lang pala gusto mo. Eto naman si Angel's Cry. Aba? Ay, bakit kaya? Bakit kaya ganun? Nakaka-turn off ang mga lalaking masyadong judgmental. Hindi naman tayo lahat perfect. Only one person is perfect at yan ay ang ating Panginoon. So, I think, humanap na lang siya ng ibang lalaki na tatanggapin ang kanyang past at okay. At naputol na po, wala na po siyang mensahe. At like 'yon. Hi Angel's Cry. Ang ganda ng profile picture niya, Mama Tanya. Hindi ko alam kung parents niya ito or lolo't lola niya. Ay, love na. Ay, judgmental ka rin, ha? O, bakit na naman? Ang ganda nga nung... Sabi mo na lang nanay mo para matuwa yung lola niya na magmukha siyang bata. Ang cute kayo. Oh, din nanay niya yan. Ay, naku, gusto po namin basahin lahat ng komento nyo at reaction. Kaya lang, syempre, alam nyo na kung bakit. Overtime kami. Alam na this. Pero maraming salamat po sa mga nagsibida ngayong araw na ite. Yes. Salamat po kay Hilda Rakitera ng Love Radio Manila. Gumanap bilang... Trining. Si Missy Hista po ng Love Radio Manila. Ay, Yes FM Manila. Gerardo Christopher, Love Radio Manila. Si Enzo Jacobadito po ng Love Radio Manila. Aldrin De Compañero, Yes FM Manila. Si Jean Lalabaderas po ng Yes FM Manila. Ito po yung mula sa panulat ni... Alex Areta. Sound Engineer. Jason Sagun. Musical Score. Danny Frias. Directed by Phil Cruz. Overall director Salvador Royales. Maraming salamat. Magkarinig muli tayo Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Nakapiling nga po malapas sa Love Radio Manila ang DJ na may K Christendera. Muna naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may Tita Anya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin consumisyon. Masyado ka nag-enjoy yan. Isa ko po ang dramahan. Isa ko po ang iyakan. Isa ko po ang yamutan. Kapag kalauna na, drama na! TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.